gabi sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. So hinanap ko yung listahan ko sa mga pangalan ng mga bansang pagchichismisan natin. Kita nyo naman sa ating menopausal destruction look. Ha, buhay na buhay ang wrecking ball na ano natin, pahikaw, mga karakrag, bughat na naman ang dalunggan ni Kuragan. Pero para sa ekonomiya, para sa pangkabuhayan, showcase, laban Kuragan natin. Ito na nga ang mga pasabog na chismis na kung saan mapataas yung kilay niyo, mapabudlot ang inyong mga simod sa mga machismis na mabalita ko sa inyo yun, mga karakrag, na ma-share ko sa inyo, na i-share ko lang, na-share lang din sa akin base sa mga nasagap ko na mga pachika. Of course, pag chismosa ka, itodo mo na. So ito na nga, mga karakrag, sa laban ni CG sa Miss Grand International 2024. Ay! May mga sisterhood si CG doon, mga karakrag, na kung saan insecure sa ating pambato. Yung mga insecurity na dumadaloy sa kanilang himoglobin na hindi makalabas. Yung gigil nila ba na nakalaban nila si CG Bitaw na ito yung magiging hadlang sa corona. Kaya ganun yung pagka-insecure nila sa kay CG, mga karag-karag. Na kung saan hindi pinapansin si CG na mga ibang kandidata doon. Na feeling mga winners. So, nung makita ko yung mga listahan ng mga bansang insecure kay CJ, hindi na rin ako nagtaka. Kasi yung mga supporters din nila, Bitaw, yung mga fans din nila, ganun din katoxic kagaya din sa mga taga-pins. So, very obvious naman talaga. Mapataas talaga yung kilay nila na makatabi ang isang taga-pins na sa Miss Grand International, nakita nila na rampadora, o diba? At isa sa mga insecure na mga kandidata, mga karag-karag, gumamit lang tayo dito ng code. Atin-atin lang tong chismis na to. Huwag nyo nang ipagkalat. Atin-atin lang to, tayo lang nakakaalam, ha? Charot. Isa sa mga insecure sa ating pambato, walang iba kundi ang kalahi ni Janek Maceta. Kilala niyo siya, ha? Ayun. Very insecure kay Pins, mga karag-karag. Dahil ayaw daw niyang, nung may isang eksena doon, pa-event daw doon na sinabihan si CG ba na ayaw kitang maging kasunod. Nagagalingan daw siya masyado kay CG. Kaya ganun na lang yung feeling na matatalo talaga siya ni CG pag si CG yung kasunod niya. Kaya nung sa swimsuit competition, mga karag-karag, talagang umeksena ang kalahi ni Janek Maceta. Kaya ayun, ayaw niya talagang magtalbugan siya ni Pins. Grabe daw yung ano. So ganun na lang siguro yung kabakaba sa dibdib ng kalahi ni Janek Maceta, mga karag-karag, na makasunod niya ang Pins. Kasi of course, rampadura si CJ, di ba? Kaya kailangan talaga niyang gumawa din ng eksena para hindi siya matalbugan ng kanyang kasunod. Ay, ambot lang galore. Pero in fairness naman talaga, nag-perform din talaga ng bongga ang kalahi ni Janek Maceta. Kaya hindi na rin ako magtaka na pasok talaga din siya sa banga. Kita, performer din siya, mga karag-karaga, in fairness. At isa din sa mga kandidatang insecure sa ating pambato, mga karag-karag, walang iba kundi ang taga-black hole. Ay, hindi na rin ako magtaka kung bakit insecure ang taga-black hole kaya sa ating pambato. Kahit naman yung mga supporters nila, di ba? Kahit sa mga ibang pageant naman, ganun talaga, hanas talaga na sila ng hanas. Eh, ganun din yung kandidata nilang ilalaban sa international pageant. Oh. At nakitaan yan, ni black hole itong pambato natin na, ay, Philippines is strong, di ba? Kaya para din siya, yung galawan niya doon, para siyang timang din. In fairness, nakita ko yung mga pa-eksena Bitaw niya, para siyang si Miss Grand Hong Kong noon, na agaw atensyon talaga. Ay, matawa ako sa kanya, mga karag-karag. Very eksenadora na kingkoy talaga yung galawan niya. Ambot lang, siguro na insecure siya sa kay CJ kasi kahit mag-kingkoy-kingkoy si CJ, pero very queenly yung galawan niya. Pero yung kay Black Hole, mga karag-karag, masabi natin, okay pa ni siya. Di ba? So, isa din sa mga kandidatang insecure sa ating pambato, mga karag-karag. Of course, walang iba kundi ang taga Milky Way. Hindi na rin ako magtaka, numabasa ko yung listahan. Itong pambato ng taga Milky Way na feeling din, mga karag-karag. Akala ba naman doon sa nakakita na sobrang ganda niya kasi nga, di ba, hinulma na ng salamat dok yung face lock niya.
Pero kahit daw sa personal, pag makita mo tong pambato ng taga Milky Way, wala talagang kaganda-ganda yung ano resulta sa kanyang ano hulmahan sa salamat do. Iba talaga. Hindi mo makita na ay ang ganda ng ano resulta. Wala daw eh. Tapos yung insecurity daw nito kay ano kay CJ Jin ay magtaka pa ba tayo? Ha? Mortal na magkaribal. Ang pins at saka ang Milky Way, di ba? Lalo na kanino yung mga supporters nila. At sa taon na to, siguro nakitaan talaga niya na isa ito sa maging hadlang na makapasok siya sa highest placement, di ba? Kung iksesena ng todo si CJ, ayun. Pero imposible naman na ligwakin siya ni Papa Cole kasi of course magalit si Maring Eva. Oy, kaya pasok pa rin siya sa banga at umiksena naman siya doon sa pa-swimsuit competition nila na kung saan grabe akala ko nga muntik na nabalik yung katawan niya doon sa kanyang pa-introduction na yung lubot ni Igwad yun. Mm. So, isa din mga karag-karag sa insecure sa ating pambato, walang iba kundi ang pambato ng Taj Mahal. Ay, isa naman to sa malakas na frontrunner. Pero bakit na insecure siya sa ating pambato? Siguro nakitaan niya talaga na ito yung maging hadlang para sa masungkit din nila yung kaunahang golden crown, di ba? Kaya hindi daw masyadong pinapansin si CJ nito ni Taj Mahal mga karag-karag. Padandaan lang daw ito eh. Feeling po daw itong si Taj Mahal mga karag-karag. Base sa nasagap kong chismis. Insecure ang Taj Mahal sa ating pambato. Ewan ko na lang. Kasi parang hindi siya masyadong gusto ni Papa Cole mga karag-karag. Yan yung nasagap ko. At ito pa ang huling kandidata ang very insecure din sa ating pambato. Walang iba kundi ang Bitsin. Na! Ano kayang nakain nila? Bakit sila insecure sa atin? Di ba? Dati friendship man, no? Ngayon, insecure sila sa pins. Lamok. Ning lupad. Da. Impas. Rest in peace. So, yun mga karag-karag. Insecure daw itong si Vitsin kay CJ. Hindi ko alam kung anong eksena nitong si Vitsin. Pero, labas siya sa radar ko. Wala akong paki sa kanya. Gigil pa ako sa nangyari sa Cosmo. Huwag na nalang dagdagan pa. Period. Siguro isa ito sa mga dahilan din kung bakit insecure sila kay CJ. Base sa pa-interview galore ni Papa Nakol. Watch this. Philippines! Wow. Philippines, mabuhay! ก็ถือว่า performance ดี เราพูดถึง performance และวิธีการเดิน เขาถูกฝึกมาเป็น beauty queen move อารมณ์สายตานะครับมือขา feeling เขาก็ perfect ต้องยอมรับว่า perfect นี่ไง reaction ko sa pa-interview ni revelation ni uncle mga krag-krag wala mas stress ang mga vaga ang mga bugan sa mga kandidatang insecure sa ating pambato kiber nila para naman sa naging statement ni uncle sanay na tayo dyan walang bagong recipe narinig na natin yan noon pa ano pa ba yung ano natin expectation natin wala kaya yon yan ang mga krag-krag ang mga eksena na nangyayari sa Miss Grand International sa likod ng kamera. So siguro ganun na lang yung ano nila. A feeling nila na matabunan sila ni CJ kasi may chika chismis dyan. Hoy, tinulungan si CJ ng Miss Grand. Yung nag-makeup kay CJ is taga Miss Grand. At pinahiram ng ano gown si CJ ng Miss Grand. Yan ay base sa nasagap ko. So baka ganun yung trigger nila na ay bakit may special treatment si CJ. Di ba sa Miss Grant? Kaya medyo gusto nilang hilain si CJ ba na, ay, no offense. Ah, no offense kayo dyan. Magdusa kayo. Kami, okay lang kami. Maligwak man or manalo si CJ, okay lang sa amin. Kayo ang ma-stress. Yung pambato namin, i-stressin kayo sa kanyang mga pasabog. Abang tayo kung may pasabog bang magaganap sa final or sa preliminary. Kaya ano, sa ating pambatong si CJ mga karag-karag, yan yung chismis na abangan nyo. Dahil after sa pageant mga karag-karag, may pasabog akong chika sa inyo na tiyak na mapataas at ikagagalit din ninyo. Kung ano yung maging placement ni CJ sa Miss Grand International 2024, nako, yan yung abangan ninyong chika soon. Hintayin lang natin matapos tong laban ni CJ. So yan lang yung maishishare ko sa inyong
na mga chika galor na pinagchichismisan sa social media, mga karag-karag. Ito ha, galing legit talaga itong chismis na to. Walang halumbiro to, mga karag-karag. Walang kaikikan to. Basta, share ko lang sa inyo. Yan ang mga karag-karag, ang mga latest na mga chika at kung ano yung magiging reaksyon nito ninyo sa mga kandidatang insecure sa ating pambato na lumaban ngayon sa Miss Grand International 2024. Mag-ingay tayo sa comment section. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe. Kuragan-karag ang babaeng lagi nagkarag-karag.